dinaik ko sa kanila sa 1,018. Kanina hindi ko ito maano-ano sa kamay ko, dumidikit. Doble-doble, hindi ko ma-open. Ang bilang ko lang ay 8. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Meron na 1,000 US dollar. Yeah. Papalit. Nakachamba tayo ng ano. Maghahantay tayo ng 32, 33 na palit sa Taiwan. Para tubo tayo ng at least 5,000 NT dollar pag pinalit natin to. Pag napaltan ko ng 33 ang palita sa machine. Yan! Yan, pinakikita ko lang sa inyo na bumili din kayo ng ganito. Hintayin nyo na ano, na tumaas ang Taiwan sa kanyang paltan. Kasi ngayon ay mura ang palitan. 28 lang. Na naglalaro 28-27. Punta na tayo sa bangko. Lapit lang. Kalalabas ko lang. Lakad lang ay siguro 2 minutes simula sa ano namin, bahay. Ito, Family Mart. Sunod ang Family Mart. Yan. Katabilang niya ng bangko. Union Bank. Union Bank pala siya. Tingnan natin kung makapagpalit tayo ngayon ng US dollar. Sa Google, 28 ang value. Pag nataas kasi ang dollar 32-33. Ayan. Ano ba yung ano nito? Oh, sige. Galing tayo sa pagpapalit ng US dollar. Dumating ako doon. Ang US dollar, 26 something, almost 28. Mga 37,900 or 27,800, mga ganon. And then, after 20 minutes lang, dahil natagalan sila pag-enter ng aking ID, hindi ko alam kung bakit, naging ano 28.222. So ang nawala sa akin ay almost siguro 300 plus or almost 300 NT. Eh magkano din yon? Eh multiply niyo sa 1.73 sa Pinas. Malaki din, mga 500 pesos din yon. Ngayon, ang kailangan nyo lang po, nagpalit ako sa Union Bank, UB Taiwan Bank dito.
bago nakalagay Union Bank, ino-offer nila na mag-open account ako sa kanila para hindi ko daw dala-dala yung cash. Anytime, pwede ko naman daw kunin ng ano, US dollar. But since hindi ako pumayag dahil magpapalit na ako ng ano, this April, nasa kausyong ako, balak ko sa Taipei ako. Ngayon, siyempre, sinabi ko na hindi ko naman sure kung merong katulad ng banko nila doon sa papalitan ko at hindi ako sure kung magkakaroon ako ng day off, makakalabas. So, hindi ako sure kung anytime na pwede kong mag-withdraw ang ano kasi hindi ko naman sure kung ako'y magpapayagang mag-day off, diba? So, hindi ako mayag na mag-open account. Sabi ko, kasi ang kailangan ko. Yan yung ano. Kaya tumagal, umabot ng almost 30 minutes, 20 minutes, ganyan. At tumaas na yung US dollar. Ang requirements lang nila ay ID. Yan, ID ng Taiwan. ID ng Taiwan, ganito po. And then, ito, hindi ko pa mabilang-bilang yung ano. Ito yung pinaka-resibo nila. Yan. Yan ang pinaka-resibo nila sa akin. Baligtad pala. Ganyan. Yan. Bago may pinapi, may pinirman ako sa kanila sa ganito. Ito din. And then pagkatapos, ito ang nakalagay ay 1,000 Meijin. 28,222 NT dollar yung binayad ko sa kanila. Sa 1,000 Meijin. Kanina hindi ko ito maano-ano sa kamay ko, dumidikit. Doble-doble, hindi ko ma-open. Ang bilang ko lang ay 8. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Meron na 1,000 US dollar. Yeah. Papalit. Nakachamba tayo ng ano. Maghahantay tayo ng 32, 33 na palit sa Taiwan. Para tubo tayo ng at least 5,000 NT dollar pag pinalit natin to. Pag napaltan ko ng 33 ang palita sa Meijin. Yan! Yan, pinakikita ko lang sa inyo na bumili din kayo ng ganito. Hintayin nyo na ano, na tumaas ang Taiwan sa kanyang paltan. Kasi ngayon ay mura ang palitan. 28 lang. Na naglalaro 28, 27. Kaya, bili na kayo ngayon, pagkakataon nyo na, para at least kumita man lang kahit papano. Sana may napulutan, ano yan, bulul-bulul na naman tayo, napulutan kayo sa aking vlog na dapat maging wais kayo sa paghawak ng pera. Huwag laging bili ng bili. At tulad niya, mababa ang palitan ngayon. Kaya, nagpalit tayo na US dollar. And then, pagkatapos, pag-aaralan natin naman ay sa stock. Hindi ko pa alam, pero mag-open ako ng stock market. Tatry natin. Malay natin, doon pala ako magaling sa stock market. Gusto ko yung daily, yung araw-araw, kumikita ang pera. Sana nga mapasok din natin ang stock market. Isa rin sa pangarap ko mapasok ang stock market. Meron na ako nakitang broker na pwede tayo mag-open account sa stock market. And then, saka ko na lang yung iba vlog kapag nag-start na ako sa stock market at meron na tayo alam kahit pa paano. Pero, siguro, mag-ano din tayo, mag-open, pag ako mag-open account sa stock market, i-vlog ko din, pakita ko rin sa inyo kung anong ginawa ko. thank you sa mga nag-watch ng video ko, at yung mga sumusuporta until now, at since noon, maraming po salamat sa inyo. At sana,
Mag-stay pa rin kayo ng matagal sa aking vlog. Thank you very much sa inyo. Bye-bye.